be security concerns. Ma'am, pwede po ba namin kayo matanong kung anong plano pala ninyo for the elections next year? For the elections next year? Yes. Me, personally? Yes po. Ah, okay. Kasi po, nagsisimula na po natin makilala kung ano yung mga, kung sino yung mga kakandidato for the second next year. Kayo po ba, ano po bang plano? Yes, I'm up for re-election in May next year, and despite many rumors that I'm running for Manila City and other places, magpapare-elect lang ako. Ma'am, paano po kayo magka-campaign considering the political landscape that we have now, na alam naman natin you are caught within so many forces? Paano yung nakikita ninyo takbo ng kampanya? Para sa akin, di naman komplikado. Ako'y hinalal bilang mambabatas at senador. So, kung ano yung trabaho ko, kung kailangan ibunyag ang katotohanan, kung may hindi matutuwa, kung may magagalit o magtatampo, magtiisa na lang po tayo kasi yan ang trabaho natin. At ang aking pananagutan ay sa mga mamamayang Pilipinong bumoto sa atin. Sasama po ba kayo sa administration slate or will you... Hindi ko nga alam eh kung kasama ako, nakikita ko yung iba't ibang slate. Palagay ko magiging 50 ang kandidato kasi napakarami po namin. May lakas, may PFP, meron pang ano ba yun? Marami eh, napakadae. Kaya nalilito ako. Pero tignan natin, mahaba-haba pa naman ang panahon. Ang politika sa Pilipinas ay laging basketball, kaya abangan ang last 2 minutes. Thank you, ma'am. Ay, nasabi ko na. Tapos na ako doon. Tapos na ako doon. On air kasi po, statement na po kasi nakuha na. Ang statement. Pwede po stop. Well, ano po sinabi ko? Paulit-ulit lang naman na ano man ang mangyari, ang aking paniniwala at pagmamahal para kay VP Sara ay mananatili. Ano mang laban, ano mang hakbang, ano bang hinaharap, ako'y kasama niya. Hindi ko alam. Hindi pa alam. Hindi ko pa alam eh. Parang walang gana si VP Sara sa politika. Gusto lang magtrabaho. Wala pa eh. Wala pa. Wala pang meeting, wala pang anything sa HNP.